namin. So, ginagamit po natin yan para ipangbayad sa ating mga bills, para ipangbayad sa ating mga dapat bayaran dahil medyo dumadami na yung mga umu-order sa atin ng mga frozen foods, lalong-lalo na yung mga wholesaler and reseller, napakadami na po. Okay. Hold up. Hello, hello, hello! Magandang, magandang araw po sa inyong lahat! And welcome back po dito sa Almontero Tutorial! Ayan! So sa mga nagtatanong about sa home credit kwarta nila, sa mga nagtatanong kung paano po ito maka-cash out, gamit po yung hindi gagamit ng mga Lazada. Actually, wala akong idea kung paano gamitin yung inyong mga kwarta gamit yung Shopee and Lazada. Kasi, hindi ko pa naman siya natatry or nasusubukan. Actually, wala na akong kwarta kasi tinanggal ko na siya sa akin dahil nga medyo hassle siya sa amin. So, hindi ko na siya ginamit. So, mas okay ako kay GCredit, mas okay ako kay Revy. So, yun yung ginagamit ko ngayon. So, ang tanong natin dito is paano ba natin maaaring i-trade? Yan, yes, i-trade po. Paano natin i-trade ang ating mga kwarta? So, kung mapapansin nyo yung kwarta, meron niya mga buy load, meron niya mga Meralco, yung pay bills, ayan, may mga ganyan po tayo. So, dyan po natin yan nagagamit. And minsan, we have a lot of bills or meron po tayong bills. Meron kaming bills or meron kaming pagbabayaran sa aming mga supplier, which is meron po silang QRVH. Yun po yung ginagamit natin para kayo po yung magbabayad. And ang gagawin po kasi namin dyan is, sir, ito po yung bayad namin para sa paunang frozen foods. So, sana ay mag-advance po kami. So, ayan, ibibigay ko sa inyo yung QR namin. Gagamitin nyo yung inyong mga home credit kwarta. Then, sasend nyo sa akin yung receipt. Isasend ko yung receipt sa kanila. Ganun po yung process namin. So, ginagamit po natin yan para ipangbayad sa ating mga bills, para ipangbayad sa ating mga dapat bayaran. Dahil medyo dumadami na yung mga umu-order sa atin ng mga frozen foods. Lalong-lalo na yung mga wholesaler and reseller. Napakadami na po. Okay? So, ayan, kung naghahanap po kayo ng magte-trade ng inyong mga kwarta, nandito lang po yung Almontero Tutorial. Ayan. So, tandaan nyo lang po na hindi po kami yung unang magme-message sa inyo na halimbawa, kunyari, pangalan mo, Rose. Rose, oh, kunyari, magkano po papakonvert mo sa kwarta? Hindi po kami yon. Kayo po yung unang magme-message sa amin, sir, magkano po pa-convert ng kwarta? Ayan. Hindi po kami ang magme-message siya. Kasi ganun po yung madalas na ginagawa ng mga scammer. So, ang ginagawa ng mga scammer, maghanap po sila ng mga perspective. Naks, hindi pala. Maghanap sila ng mga maaari nilang mabiktima. So, lalong-lalo na sa mga nag-aantay dito sa YouTube, yung mga nagko-comment. So, ang dami niyan. Pag may nakita nag-comment, hanapin yung pangalan mo sa Facebook. Then, pag hinanap yung Facebook, magme-message yan sa inyo. So, paano ko nalaman? Kasi, yan po ay ini-screenshot ng mga nagsusumbong sa amin. Okay? So, yun sa mga nagtatanong sa amin, kung ito ba yung legit account. So, lagi nyo lang pong tatandaan na i-check yung profile link ng kausap nyo. Lagi ko namang sinasabi, yung ating profile link ay www.facebook.com/almonterotutorial para sa ating Facebook page and www.facebook.com/almontero11 para sa aking personal account. Ayan. So, yun lang po yung i-check nyo. Punta lang kayo sa profile niya, pindutin nyo yung tatlong tuldok, then tignan nyo yung profile link niya. Doon nyo malalaman kung legit or hindi yung kausap nyo. So, ang ginawa namin sa scammer, since hindi naman ma-delete or hindi naman ma-report kay Facebook, dahil sobrang hirap i-report yung mga ganyan, dahil wala naman daw silang ginagawang kasamaan. So, ang ginawa namin is angry react kami sa lahat ng post. So, ang ginawa nila, tinanggal lahat ng post. Tinanggal, pinrivate yata or tinanggal. Hindi na makita ngayon yung mga post which is na naka-angry. So, ang dahilan nila, dahil daw restricted. Ayan. So, ayan yung dahilan nung kumukopya sa atin. Yung followers nun, 2.1. In-scam lang nila yung, kinuha lang nila, hinak lang nila yung Facebook na yun. Kaya kung may nakita man kayo doon na pangalan, hindi po siya yun. Pero, alam ko na iisa yung tao yung gumagawa niya, mga pare-parehas na nanggagaya, yung gumaya ng profile account ko, yung gumagaya ng Facebook account, Facebook page, yung gumagaya sa akin, iisang tao lang yan. So, ayan yung
naku, matigas ang mukha. So anyway, ayun nga po, kung nais nyo pong magpabayad or ipagamit yung inyong mga kwarta, andito po yung Almontero Tutorial with service fee po ito para po matulungan namin kayo, matulungan nyo kami, and at the same time, matulungan natin yung ating maaaring mga maging customer pa pagdating ng panahon. Okay, so idadaan lahat natin yan sa tama para at least maganda at tumagal tayo. Okay, so kailangan natin rin mag-ingat talaga sa mga scammer para tumagal tayo. Kasi dahil sa mga scammer na yan, maraming mga nare-report-report. And itong nagiging report is magiging dahilan para maaaring mawala yung kwarta. Kaya mag-iingat po tayong lahat. Huwag po tayong padalos-dalos na porket kailangan ninyo, na porket nagmamadali kayo, na kailangan nyo ng real time. Huwag ganun. Okay, kasi hindi porket na kailangan nyo, basta-basta, maniniwala po, magtitiwala ko. Siyempre, yung mga scammer na yan, mabubulaklak po ang salita niyan. So, gagawin niya ng lahat para lang makapang-scam. Okay? So, ayun po, meron tayong mga reveals, meron tayong kwarta, meron tayong unverified GCash, meron tayong mga reveals, ano pa ba? GGibs, meron tayong GCredit, meron tayong GrabPay, meron tayong Mukasa. Okay? So hanggang dito na lang po yung video natin. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang dito na lang po. I'm Alvin Romontero dito sa Almontero Tutorial.